just make you cry. And I don't wanna fight with you. I would rather lie to you. So you won't see, cause the pain is in my eyes. Feels like I could break at any moment and shatter your insides. If you feel my mind, call me on. Good morning, guys. So, papasok na tayo sa trabaho, pero may winter storm. Oh, nakikita niyo ako, pero mahangin talaga. And ito na yung kaganapan sa backyard namin. Wait lang. So, ayun guys. And kung maririnig niyo guys, sobrang hangin. 3 centimeters lang yata. Pero ang forecast kahapon ay 10 to 20 centimeters. So it's 7 a.m. So ang pasok natin ay 8 a.m. So kailangan natin ng 1 hour, ano, parang advance ba, para kasi yung road condition hindi okay talaga kasi mahangin. Ayan. Pero hindi ganoon kataas yung snow. Ano pa naman, drivable pa naman siya pag SUV, pero kapag sedan hindi kaya. So tatry natin pumasok guys. Mukhang kaya naman kasi yung kapitbahay namin SUV yung dala niya, nakalabas naman siya. So check natin yung road condition. Ito kasi yung mahirap kapag may winter storm dito tapos mahangin. Hindi ganoon kataas yung snow, pero yung hangin nagdadala siya ng zero visibility. 'Di ba? Lamig. Lamig nga. Biglang lamig. Parang nung isang araw lang nag-vlog ako na sana last snow na yun. Nabati yata. So ayan. Nagkaroon ng winter storm. Mahangin. Hindi talaga kaya ng sedan to. Mataas dito. Dito din nalang yung snow eh. Oo. Ay. Hindi kaya. Ayan yung medyo mataas pala. Pero kapag SUV, walang problema. Hindi ka ma-stuck. Nako, ito na. Zero visibility kasi maraming... Ano ba yun? Yung hangin sa ano? Sa right side, Lord. Gabay niyo po kami, Lord. Be with us. So, na-stuck siya. Kasi medyo mataas yung snow dito sa side na to. Aww. Ayan, yung compact SUV. Ayan, oh. Guys, medyo mataas siya. Pag SUV, pag sedan, hindi, yung ano lang, maliit na car, maaano ka, ma-stuck ka dyan. Ang lakas ng loob nung nasa unahan na maliit na car eh, no? At least nakadaan. Buti na lang, hindi masyadong maano yung snow. Na-clear na. Oh my God, Lord, be with us. Ay, oo nga. Ah, kasi mataas yung snow dito eh. Grabe, oh. Tawag na siya ng CAA. Oh, medyo mataas dito, Jeffrey. So, yung, yung road, yung parang highway talaga, okay siya, passable siya, walang snow, kasi
nadadala ng hangin. Pero sa mga neighborhood, like yung sa amin, medyo risky mag-drive kapag naka maliit lang na car. Pero yung nasa unahan namin, maliit lang na car, nakadaan naman siya, swerte. Pero nakakatakot pa din, di ba? Mamaya mas takot dun eh. Kasi may mga area na mataas yung snow. Napakita ko naman sa inyo, guys. And then, dito sa highway, okay. Ang nakakaano lang kasi yung hangin, yung ano niya, nagdadala siya ng zero visibility. So, nakakatakot din mag-drive kahit pag ganito yung weather condition. Pero dahil kailangan natin pumasok, kailangan natin ng dolyar, kailangan natin pumasok, ayan. Pero safe naman tayo, syempre with God's guidance. Medyo madulas lang yung daan. Yung driver ko seryoso, oh. Madulas. Mahangin pa. Mahangin. Dito medyo malakas yung hangin. Oh my God, Lord be with us. Ay, oo nga. Ah, kasi mataas yung snow dito eh. Grabe oh. Tawag na siya ng CAA. Oh, medyo mataas dito, Jeffrey. Dulas. Sana OMG, Lord be with us. Sinano ko ng hangin, tinutulak pa tayo. OMG. Grabe guys. Oh no. Yung makita eh, no. Munti ka na tayo. Munti ka na tayo. Ano pa na, wala ng pababa na, hindi dun sa may taas. Kasi kung hindi, nakakatakot. So, iba iba yung lakas ng hangin? Hindi, medyo mataas ang snow eh. May na-stock na nga na SUV eh. Pag truck kasi guys, walang problema eh. Kasi malaki yung car mo eh. Mataas. Pero kapag ganito na katulad sa amin, pwede, possible naman pag ganun lang yung snow, pero may mga areas pa kasi na hindi pa na napaplow ng city. So, yun ang mahirap. Yung nadaanan nga namin, tumawag na ng CAA eh, para ito na yung ano niya, sasakyan niya. Kasi, parang na, hindi siya sedan, SUV. Ah, yung small SUV. Oo. Parang na-stuck siya dun sa maano yung snow eh. So yun yung yun din yung delikado kapag winter snowstorm. Dahil to sa Alberta Clipper eh. Kaya nga. Pero thank God na tayo, safe naman tayo. Yun guys, so kung naaano nyo yan, kung nandito kayo, talagang malakas yan. Ano yun? Grabe, oh. Wala ka nang makita. Wala ka na. Tikit-tikit na nga yung sasakyan, yun. Yung, weather condition sa labas. Hindi na nasusunod yung lane, guys. Kasi hindi naka-visible yung lane. Wala ka. Kung sino yung nasa unahan mo, yun na lang yung susundan. Yun din yung, mahirap. Eh, yung linya, puti rin. Oo. Tapos, lumalakas pa yung snow, guys. Wait lang, papakita ko sa inyo. Oh, grabe.
madulas yung kalsada kasi puro snow. Walang ano dito, walang winter storm. Pasok talaga kung pasok. Oh, so dyan din yan, di ba? Hindi. Ay, di ba? May siguro yung iba, pero yung iba, yung dyan nag-work. Dulas ha. Pag ganito yung weather condition, guys, mas okay nang malate. At least safe ka makakarating sa work. Tsaka keep distance. Oo. At least one car yung ano, yung park. Distansya mo dun sa nasa harapan mo. Tulay kasi to, guys, eh. Madulas. Dito madalas disgrasya eh, di ba? Oo. Kipot kasi. Madulas. Ito madulas dyan. So think it, guys, at nandito na tayo sa trabaho natin. Tumating tayo ng safe and sound. Syempre with God's guidance na din. So mamaya na lang, guys, kasi malapit na ako sa work. Mamaya na tayo mag-vlog. 6.5 hours later. Hi guys! So, kakakatapos lang ng work natin. Tapos, sinundo tayo ni Jeff. Ano? Kumusta naman driving? Oh, hirap. Kasi, ano pa din, guys, yung ibang part kasi ng neighborhood or yung areas here in Saskatoon, hindi pa na paplaw ng city. So, ayan. Kaya, yung iba, ano pa rin ng snow, mataas pa rin ng snow. So, ayun na nga, guys. Nagpaano pa, huling hirit pa. Sana nga huling hirit na nga to. Parang nabati ko yata yung ano eh, winter eh, o yung snow storm eh. Kasi sabi ko nung nakaraan, hopefully last na. Tapos ayun, nag-ano pa, humirit pa ulit. So ngayon, nag-ano na naman, nag-send na naman ng announcement yung environment of ano yun, weather of Saskatchewan na tawag dito na under, may cold warning tomorrow, so it's gonna be like, oops, andulas, minus 40 feels like tomorrow. Nadudulas kami. Oh my god. So hindi pa talaga tayo talagang ano, spring. Akala namin pa spring na eh. Oops. Oh my god. Ang dulas nga. Ito yung mahirap. Yung parang ano ka na, sanay ka na mag-drive ng tawag dito, walang snow. Tapos biglang may snow na. Parang naninibago ka ulit. Oo. O ayan, guys, yung ano. O nga, mas okay. Kasi kanina talagang madilim pa kanina. Tapos ano pa, blowing snow. So okay ngayon. Kaya lang nga, bukas malamig. Feels like minus 40. So naka extreme cold warning kami tomorrow. Yan, ganito ang buhay sa Saskatchewan. Unpredictable ang weather. Yung feeling mo, ano na, akala mo tapos na, o bubulaga ka kinabukasan na, taas na ng snow. Kumbaga na ano na lang, nalinis na lang kasi, nalinis. Dahil sa mga sasakyan na dumadaan, di ba? Ganyan nga. Kanina, ganyang umaga. Tapos wala ka pa makakita. Oo nga. Tapos, pupunta kami ng Asian store, guys. Kasi... Wow! Sabi, magluto ngayon naman eh. Ano? Soup. Bibili siya ng ingredients sa soup. Shabu-shabu. Oo. Kasi malamig. Grabe, bukas minus 40. So sa totoo lang, guys, yung winter season for this year from 2020, from December hanggang ngayon, mild lang talaga siya. Kung tutuusin, no? Hindi siya yung buhos talaga nung unlike last year. Kasi buhos ng snow, ano na eh. February. Oo. Tsaka ngayon, actually, ito yung marami. Kaysa nung ano, January.
may nagtanong pala sa comment section, guys, kung meron daw bang pure gold dito. Wala akong pure gold dito po, pero kung gusto may mag-franchise dyan, eh pwede naman. Ang inaantay namin ay yung ano, Seafood City. Hopefully, magkaroon na dito sa Saskatchewan. Kasi, yun na lang ang wala eh. Yung Seafood City, no? Tsaka yung TNT. TNT, oo. Eh kaso parang di na magkakaroon yan dito. Ang taas pala ng snow dito. May God. Tinanong. Oh, may gulay. Ha? Oh, 150? Baka ano na kasi yan. Oh. Malambot na. Hindi. Tigas pa eh. Oh, ito medyo. Natanggalin mo na lang. Medyo inulutuin na. So, andito tayo guys sa Market of Asia. Oo, yan yun. Hindi yung, hindi maanghang, yung isa. Ah, this one. Oo. Ang mahal na, $11.99. Wala bang maliit niyan? Hindi. Kailan ba talaga yun? Hindi namin guys, oh. Pang shabu-shabu. Naka-mix na kasi yan, pang soup. Walang price. Oh, meron palang puso ng saging here, oh. Magkano sitaw? 6.99. Ang palaya, Jeffrey. 4.99. Mag-aano ako? Ginisang ang palaya. So, mahal dito guys yung ano, gulay. Gulay yung mahal. Pati seafoods, no? Yung ano, mga karne, medyo affordable. Sabi niya, bibiliin daw lang daw niya yung ano, yung sauce. Yung pang soup base. Sa bagay, maganda rin kasi nag-i-stock guys dahil hindi naman to katulad ng Pilipinas, paglabas mo may mga convenience store na sa labas, dito kailangan po mag-drive. Biyahe pa. Kaya kapag nagpupunta na kami sa Asian store, kung ano yung kulang namin, binibili na namin. Ano yan? Salted. Seafood? Hindi, yung fish cake. Fish cake. Oh, ang dami nilang karne guys. Kompleto oh. Bulo ng ano, salmon. Pork shoulder, 16.12. Laki. Oh. Pork belly, nasa 15. Goldilocks guys, oh. 15.29. Okay, well, ting-ting na rin sila. May star margarine na pala sila guys, oh. 4.99. Masarap po sa pancake, no? $4.99. Mamahal na ng mga bilihin. Alin? Sardines. Ano ba? Ano dun? Grabe, $4.39 na. Anong wala? Korak. Itong gata, $2.49. Wala akong sagu. Wala akong sagu eh. Ayan yung mga snacks dito guys, oh, na Filipino. Parang feeling ko mas kompleto dito kaysa sa isang, ano, sa isang Asian store. Ayan yung mga dilata. Dati cents lang to, ngayon $2.99. Parang feeling ko mas kompleto dito sa isang Mowa kaysa sa gum. Yung gum guys, isang Asian store din yun dito. May hinahanap akong sagu kaso wala. Oh. O, tama na yan. Tara. Lilutuin ko na lang yung sagu ko doon. Siyempre, oh. Can you buy me this? Love you. Sabi, soup lang. Soup lang. Soup base lang daw ang bibihin. So, tapos na tayo guys mamili. Ayan si Jeff, oh. Oops. Ang taas pala niya. Wait lang guys, bakit ako sa inyo. Oh, isang boots na. Wait lang. So, pauwi na tayo guys. Ano na bang temperature ngayon? Bukas daw kasi ang ano. It's -18, feels like -29. Kaya pala ang lamig.
Mamaya magsasaksa ka kasi minus ano eh, 30. Hirap na ako. Paano yung mandar? Para. Ito na nga lang, isakay natin mataas eh. Paano lang. Huwag naman. Ang taas eh, no? Ang taas pa rin ng snow dito, buti nagpalo sila. Nag-shovel kasi kung hindi, wala. Hindi madadaanan. Daming cars guys, oh. Bilhin na kayo. Alam mo, this person. May mga nakakasabay kami guys, mga small cars, yung dala nila, yung mga sedan. Tapos yung isa pa, yung parang Honda Fit, no? Kanina. Pero, sumali rin kasi kami sa community ng Facebook group guys, wherein yung Saskatchewan community group about sa traffic, ganyan. Pero marami daw talagang na-stuck. Ang kagandahan naman din kasi sa community dito, kapag nakita ka ng stock, tutulungan ka ng Canadian or ng kung sino man makakita sa'yo. Kasi ang dami nag-post dun eh, nagpapasalamat, nagda-thank you dun sa mga taong tumulong sa kanila nung na-stock sila. So, helping other people during this time, yan. Yun ang kagandahan naman. Kumbaga, hindi ka na lang, hindi ka dadaan-daanan lang. Tutulungan ka. Oo, naalala ko nung nasa Regina pa kami nakatira. Ano kasi kami, service kami. Tapos, hinalit namin yung isang kasamahan namin sa work. Tapos, na-stuck kami dun sa neighborhood. Tapos, may mga teenager na nasa area. Tinulungan kami, tinulak yung sasakyan namin hanggang sa makaalis kami dun sa ICE nung na-stuck kami dun sa neighborhood na yun. Kasi normally sa neighborhood talaga yung matataas ang snow kasi hindi pa nadadaanan lagi ng mga sasakyan. Kasi priority ng ano yun, nagpo-flow eh. Ng city. Oh, yun ang nakakatawa dito guys. Kumbaga talagang tulungan. Parang yung going to Regina area parang not advisable talaga na mag-travel. No? So, salamat sa Diyos guys at nakarating kami ng safe. Diba? Dito na kami sa bahay guys. So, kita-kits na tayo ulit sa next vlog guys. Bye! Mag-bye ka na. Bye-bye!